na yung mga munis guys, linis na natin dito sa na nilagay ko dito sa dilinta ng munis. So yung kita ko sa inyo guys yung tang dilinta ng munis kung saan doon dumadami lang sila. Ngayon guys, magbe-breed tayo ng beta and i-prepare na natin to yung mga breeding tank para sa ating beta breeding. Ito na guys ang ating breeding tank. Lagyan ko na ng tubig. Ngayon, i-prepare na lang natin to para sa ating beta breeding. Lalagyan natin to ng dalawang klaseng dahon para makondisyon yung tubig at saka para maraming mga beta fry ang makasurvive sa ating breeding. Ang dahon na ginagamit ko sa pag-breed ng beta para makondisyon ang tubig ay dahon ng saging tsaka dahon ng Indian almond. At meron pa pala isa guys na bago ko makalimutan ay ang dahon ng mulberry. Ito yung Indian almond guys. Yan. So dito sa baba mayroong maraming mga tuyo na nadahon. So ito lang yung kukunin natin. At ito yung ilalagay natin doon sa breeding tank. Ito naman guys yung saging. Yan, so yung saging guys no, marami yan kahit saan. So magkuha tayo dito saging para pang-condition din to ng tubig sa ginagamit ko to sa beta breeding, sa guppy, sa molly. Ito yung ginagamit ko para makondisyon yung tubig. Ito naman guys yung puno ng mulberry. Hindi siya maraming dahon ngayon kasi summer, mainit. So kaunti lang yung dahon niya. Yung kukunin natin guys, ito lang yung mga tuyo na nadahon ng mulberry. Itong mga nahulog na dito sa baba. Itong mga tuyo na to, ito yung maganda ang gamitin para sa water conditioning tsaka pag-breed ng beta. Itong saging guys, madali lang hanapin kasi kahit saan mayroon saging. Ang mahirap na siguro hanapin yung dahon ng Indian almond tsaka dahon ng mulberry. Kung mahirap sa inyo guys maghanap ng dahon ng Indian almond tsaka mulberry kahit dahon lang ng saging. Kasi yung saging kahit saan naman yan mahahanap natin. Madali lang naman hanapin yung dahon ng saging. So, ito na guys, yung dahon ng mulberry. Lagyan na natin. So, kahit dalawang dahon lang siguro guys. Ayan, dito dalawa din. Ayan. So, ang mulberry kasi guys, maganda yun siya kasi madali lang siya malusaw sa tubig. And, minsan nagsiserve din siya ng pagkain ng mga maliliit na beta no, para makasurvive sila. Ito guys, ang tank na to, ito yung last breeding ko. And hanggang ngayon guys, hindi pa ako nagpakain ng brine shrimp dito sa mga beta fry. Pero surviving yung mga beta fry dito. Ang ginamit ko lang ng mga dahon, yun lang yung pinakita ko sa inyo kanina. Yung dahon ng saging, Indian almond, saka dahon ng mulberry. Ang sunod na dahon guys, na ilagay natin ito. Dahon ng Indian almond. So kahit isa lang guys no. Yan. So kahit isa lang. Ito maganda yan siyang Indian almond guys kasi nagapa-color, kulay yan siya sa tubig. So probably mamaya yung tubig natin magkulay brown na yan siya. Yung Indian almond guys na dahon, subok na talaga yan guys no sa mga beta breeder and sa mga beta enthusiast. Mostly guys, yan ang ginagamit para sa pag-condition ng tubig, para sa breeding, tsaka para sa pag-palaki ng mga
beta fry. And lastly guys, ito dahon ng saging. So since mahaba ang saging guys, so guputin lang natin guys, no. Ayun, hatiin lang natin para maliit lang siya. So ayan, pwede na 'yan. O kahit ano lang, isa lang. Dito isa lang din. So itong dahon kasi ng saging guys, lumulutang lang yan sa tubig, hindi yan siya lumulubog. Unlike dito sa dahon ng Indian almond, lumulubog yan sa tubig. Ito lumulutang lang din. Ito lumulutang lang din sa tubig. Itong mulberry. So ang ito, pwede ito lagyan ng bubble nest ng beta. Itong mulberry, pati itong dahon ng saging. Ngayon guys, ready na yung ating breeding tank. And ngayon, pakita ko na sa inyo yung ating mga breeder na beta. Ito na guys, yung ating dalawang pair ng beta. So, ito guys, yung red. Dalawang red na males, isang red na female, saka isang koi na female. So magko-cross tayo ngayon guys ng red na male saka koi na female. Iuna na natin guys, lagay yung male sa breeding tank. So itong male na to guys, subok na to na breeder. Red to siya. And breeder ko na to dati pa. Next, itong second na male. Ayan guys, second na male. Ganyan na natin. Sa second breeding tank. Ayan, so itong male na to guys, subok ko na rin to na breeder na beta. And show. Lagi ko na yan siya ginagamit guys sa pag-breed ng beta. Ngayon guys, sa beta breeding ko na to, gagamit tayo ng vent. So yung female, ilalagay natin sa loob ng transparent na lagayan, no? Kung saan makikita siya ng male. Hanggat ang male nag-build ng bubble nest, pwede na natin i-release yung female. Ito guys, yung gagamitin natin na vent, plastic lang. So putulin natin to, and ito yung gagamitin natin na vent para sa female. Ilagay natin dito sa loob. Guys, yung vent na ating gagamitin kung saan ilalagay natin yung female until mag-create ng bubble nest ang male, at pwede na natin ma-release ang female for breeding. Ito guys, pwede din natin to gamitin na vent. Kailangan putulin pa natin, or as is lang, ganito lang, buksan lang natin, lagyan ng tubig, and then pasok natin yung female. Ganyan. So pwede din to. And ito din guys, ganito, pwede rin ito natin gamitin vent, no? Putulin lang natin dito, putulin din natin yung sa baba. Yan, pwede na to gamitin na vent. So anything guys na transparent, pwede yan sa vent ng female para sa breeding. Ready na, ilagay natin na ito sa ating breeding tank, and pwede na natin dito ilipat yung ating female. Lagay na natin guys para ma-transfer na natin yung female dito sa ating breeding tank. Ayan.
So, pwede ka rin guys, no, makagamit ng walang vent. Pero ito, ginamitan ko ngayon ng vent para makita natin yung kagandahan pag gumamit ng vent. Ito guys, yung female na red. Transfer na natin dun sa breeding tank. So, ang red guys, red din ang partner niya na male. Ayan. So, ito red. Red talaga to pure ang breeding natin dito sa first tank. And sa second tank naman guys, ito naman gagamitin natin ang koi. Ayan. So, ito guys, subok na rin to na female. And na-condition ko na to. So, dito guys, sa second tank natin, ay red ang male. And yung ating female ay koi. Ayan. So, actually may koi ako na male, kaya lang hindi ko na mahanap kung saan na yun nagpunta. So, anyway, ito lang, mag-cross tayo ng red tsaka koi dito sa second tank. Pag ganito guys, antayin natin na mag-create ng bubble nest ang male na beta dito sa breeding tank natin. Pag nag-create na and madami ng bubble nest talaga na gin-create ng male, pwede na natin i-release yung female. Kapag naka-vent kasi tayo guys, maiwasan natin ang pagkabugbog ng female. Kasi pag ganito, binubugbog yan siya ng male. So, kung maliit lang lagayan natin, may tendency no na pwede mamatay yung female kasi bubugbog yan siya ng male. Unlike nito, nilagyan natin ng vent, at least mayroong protection ang female dito. Hindi siya magalaw ng male or mabugbog ng male kasi meron siyang vent tayo na nilagay. Pag ganito guys, probably mga maya-maya, mag-create na yan ng bubble nest ang male. Pero, pwede na natin to ma-release yung female probably mga the next day pa. No? Para sure talaga tayo na ready for breeding na ang male. Guys, kung nakatulong ang video na to, don't forget to click like and share. At kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo matuto mag-breed ng iba't ibang klaseng ornamental fish, please don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong videos ko. Once again, thank you so much for watching and see you on my next adventure.